si Ferdinand Marcos. Si Ferdinand Edralin Marcos ay ipinanganak noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Ang kanyang ama ay si Don Mariano Marcos na naging kongresista sa Ilocos at gobernador sa Davao. Ang kanyang ina naman na si Josefa Edralin ay isang guro sa kanilang bayan. Si Ferdinand Marcos ay panganay sa magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina Dr. Pacifico, Elizabeth, at Fortuna. Kanyang napangasawa si Imelda Romualdez, na isang modela at beauty queen na tinaguri ang The Iron Lady. Sa sumunod na dekada, na itatag ni na Ferdinand at Imelda ang kanilang mga sarili bilang isa sa mga pangunahing mag-asawang political sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng tatlong anak. Ang anak na babae na si Annie, ang anak na lalaki na si Ferdinand Jr. o mas kilala bilang Bongbong, at ang anak na babae na si Irene. Isa siyang abogado at politiko ng Pilipinas at pinuno ng estado mula 1966 hanggang 1986. Si Marcos ay nag-aral sa Maynila at nag-aral ng abogasya noong huling bahagi ng 1930s sa Universidad ng Pilipinas malapit sa lungsod na iyon. Siya ay nilitis para sa pagpatay noong 1933 sa isang kalaban sa politika ng kanyang politikong ama. Si Marcos ay napatunayang nagkasala noong Nobyembre 1939, ngunit ipinaglaban niya ang kanyang kaso sa pag-apela sa Korte Suprema ng Pilipinas. Nanalo siya at napawalang sala makalipas ang isang taon. Naging trial lawyer siya sa Maynila. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay isang opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Si Marcos ay naging pinuno ng kilusa ng gerilya ng mga Pilipino at ito ay isang pangunahing dahilan ng kanyang tagumpay sa politika. Mula 1946 hanggang 1947, si Marcos ay isang technical assistant ni Manuel Rojas, ang unang pangulo ng Malayang Republika ng Pilipinas. Siya ay miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan mula 1949 hanggang 1959 at ng Senado mula 1959 hanggang 1965 at nagsilbing pangulo ng Senado mula 1963 hanggang 1965. Noong 1965, tumiwalag si Marcos na isang kilalang miyembro ng Liberal Party na itinatag ni Rojas matapos mabigong makuha ang nominasyon ng kanyang partido bilang pangulo. Tumakbo siya bilang kandidato sa pagkapangulo ng Partido Nasyonalista laban sa pangulo ng Liberal na si Diosdado Macapagal. Si Marcos ay nanalo at pinasinayaan bilang pangulo noong December 30, 1965. Noong 1969, siya ay muling nahalal. Ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas
na nagsilbi sa ikalawang termino. Sa kanyang unang termino, nakagawa siya ng pag-unlad sa agrikultura, industriya at edukasyon. Gayunpaman, ang kanyang administrasyon ay nabagabag sa pamamagitan ng pagtaas ng mga demonstrasyon ng mga estudyante at marahas na aktibidad ng aktivista at makakaliwang grupo sa lungsod. Noong September 21, 1972, ipinataw ni Marcos ang batas militar sa Pilipinas. Dahil sa lumalalang pagkilos ng mga komunista at subversibong pwersa, ang nagpasimula ng krisis sa bansa. Mabilis na kumilos si Marcos. Ang mga politiko ng oposisyon ay nakulong at ang sandatahang lakas ay naging braso ng gobyerno. Tinutulan ng mga lider sa politika sa pangunguna ni Benigno Ninoy Aquino Jr. na nakulong at nanatili sa pagkakakulong ng halos 8 taon. Si Marcos ay binatikos din ng mga pinuno ng simbahan. Sa mga lalawigan, ang mga komunistang New People's Army at mga Muslim na separatistang Moro National Liberation Front ay nagsagawa ng mga aktibidad na naglalayong ibagsak ang sentral na pamahalaan. Sa madaling salita, nakikipaglaban si Marcos sa maraming larangan at kailangan niyang gawin ang nararapat dahil ang mga komunista ay dinadala na ang kanilang mga armas sa Northern Luzon. Sa ilalim ng martial law, nagkaroon ng extraordinary powers ang Pangulo, kabilang ang kakayahang suspindihin ang writ of habeas corpus. Inanunsyo ni Marcos ang pagtatapos ng batas militar noong Enero 1981. Si Marcos ay isang bayani sa mga nakakaalam at nagpapahalaga sa kanyang kahanga-hangang pagganap at mga nagawa. Gayunpaman, siya ay isang aso sa mga taong naiinggit sa kanyang katalinuhan, pananaw, at pag-intindi sa kinabukasan ng bansa. At isang buhong sa mga taong inggit at sakim sa kapangyarihan, mapaghiganti at puno ng puot. At ito ang kwento ni Ferdinand Marcos.